Hey guys, welcome to Mama's Voice. In this program, we will meet priests from around the globe. We will discuss interesting features of their lives, from their humble beginnings, their calling, the churches, and more. Paano kung nawawalan ka na ng pag-asa sa buhay? Sa dami ng pagsubok at hirap na iyong nararanasan, kanino ka kakapit? Sa episode na ito, kilalanin natin si Reverend Father Richard Lagos, ang rektor ng Shrine of the Holy Face of Jesus, at nagsimula ng Project Hope. Dito lang sa Mama's Voice, Mama Mary's Voice. Hello po, Father. First of all po, welcome po sa Mama's Voice. Sa Season 6 ng Mama's Voice, nasa Season 6 na po tayo. Magpakilala po muna tayo sa ating mga audience, ayan. Father. So ako si Father Richard Lagos. Ako ang parish priest at rector ng Shrine of the Holy Face of Jesus dito sa Nampikwa, Nueva, Ecija. Ako rin ang former national director ng UCAT Philippines. Mm-hmm. I don't know if you know UCAT, it is an evangelization arm of the church, no? By providing catechetical materials, especially for young people, and it originated sa Germany through the initiative of the late Pope Emeritus Benedict XVI. No, so talaga yung passion niya for catechesis. So ako isa sa mga should I say beneficiary of UCAT when I attended the World Youth Day in 2011, mm-hmm. na doon inilaunch yung UCAT ni Pope Benedict XVI. So the rest is history. I started UCAT Philippines, no? At nakakatuwa kasi nag-flourish ito. And then ako ngayon ay currently director din ng isang mahalagang social program. Ito yung Hope program, Hope Center, na kung saan this is a offshoot of UCAT. Kasi last World Youth Day in Poland, mm-hmm. sa time na ito ni Pope Francis, ay inilaunch naman niya yung passion ni Pope Francis about social doctrine. So this is a product also of UCAT International. Ito nang tinatawag na DUCAT. This is mm-hmm. about social doctrines of the Catholic Church for young people. UCAT so, and DUCAT po. Yes, it's more on doing catechism. No? So UCAT is youth catechism, DUCAT mm-hmm. is doing catechism. So isa sa mga naging, kumbaga parang output ng World Youth Day in Poland, ay yung 1 million for the Pope campaign, na kung saan gusto ni Pope Francis ng 1 million young people around the world mm-hmm. na maging kasama niya sa kanyang social revolution mm-hmm. to change the world, no, through the social doctrines of the church. So isa sa mga programs na sinimula namin in the Philippines is itong HOPE, which means House of Prayer and Evangelization. Mm-hmm. So originally this is a discipleship school, pero when I was in Germany, nagkaroon ng shift kasi because during that time, kasagsagan yung war on drugs. Aha, yes. So po. Because of that, I was so famous in Germany knowing na ako'y Pilipino. Aha. So para bang, uy, what happened to your country? What happened to your president? So, so as parang it's like a sign for me na baka dito ako gustong dalhin ng Diyos. Yes, na po. Yung hope na gusto naming simulan in the Philippines, ang unang-unang makikinabang ay itong mga recovering individuals, mm-hmm. yung tinatang nating persons with substance use disorder. So, sa awan ng just 5 years na nag-exist itong Hope Center natin. Mm-hmm. No? And it is dedicated also to Our Lady of Hope, no? Kay, mm-hmm. kay Maria, na Ina ng Pag-asa, kasi si Jesus naman talaga yung source of our hope. So, ito yung mga ginagawa ko. Wow! una po muna, Father, bago po yung mga activities po na sinalihan nyo, and then po, and ginagawa nyo po at the present time, medyo mag-backtracks po muna tayo tungkol po sa inyo, Father. Paano po kayo nagsimulang maging pare, or paano po kayo na-lead into the priesthood po? Magandang tanong yan. Kasi actually, yung pagpapare talaga is a mystery. Mm-hmm. Kasi tawag ng Diyos. Ang Diyos ang tumatawag. At sabi nga, di ba, many are called but few are chosen. No? Ako laking probinsya. Mm-hmm. Ako sabi ka, pag pinapakilala ko yung sarili ko, I'm from Poland. Parang nabudol din po ako. Poland is Pulillo Island in Quezon Province. Mm-hmm. So, saan ba yon? Ito yung welcoming committee pag may dumarating na bagyo. Kasi palagi nababanggit, di ba? O, pag kami bagyo, o, welcome to the Philippine Islands. Kami yun kasi, kasama ng Virac, no? Uh-huh. Na taga-welcome ng bagyo sa mm-hmm. Pilipinas. Pero as
as a young boy, wala naman talaga ako noon na kagustuhan ng maging pare. Pero naalala ko, I have already an attraction to priesthood. Kasi bata pa kami, naglalaro na kami ng misa-misahan at ako yung pare. No? At naalala ko, yung Marie Biscuit. Yes po. Di ba? Yung na ginagawa naming ostya. Ostya. Pag walang pambili ng Marie, naghihiwa-hiwa ako ng saging na saba. At kasama yung mga pinsan ko, yun ang mga kalaro ko sa misa-misahan. Mm. Kukunin ko yung bathrobe ng ate ko, yung pantalon ng tatay ko, yun ang pang-istola. Di ba? Cute. Pero pag binabalikan ko, siguro mula noon, meron ng paramdam ang Diyos. No? Mm. Yung ganung attraction kasi as a young boy. Baka doon na nag-umpisa. Pero when I was high school, active na ako sa church eh. Mm-hmm. Sumasama-sama lang ako, elementary, high school. And siguro pa unti-unti nang hinuhubog ng Diyos nung yung bukasyon, mm-hmm. no, yung tawag. Pero growing up po, Father, yun na po ba talaga yung tinahak niyo? Or medyo nalihis po kayong konti? Hindi ako direct. Kasi ako gusto ko talaga maging doktor, gusto ko maging engineer. Mm-hmm. Yung tatay ko seaman, gusto rin ng tatay ko maging seaman ako. So, pero naiba yun kasi nung high school doon ko naramdaman. I was third year high school. Mm-hmm. Para bang sobrang attraction ko. Kasi laki akong Catholic school. Yes po. Yung Sisters of Mary School, Boys Town, mm-hmm. in Cavite. Mga madre ito. Ah, opo. So, doon ako nag-aral. And when I was in third year high school, para bang ang lakas-lakas ng dating sa akin na because kasi meron kaming catechism doon, meron kaming nagbabasa kami ng Lives of the Saints. Yes, so there are saints na talagang very attractive to me. Mm-hmm. You know, like Francis of Assisi, mm-hmm. like Dominic de Guzman, marami sila na parang grabe yung attraction sa akin. Mm-hmm. Tapos pag may bumibisita ang mga friars doon sa school, parang wow, iba yung dating. To the point na minsan napapanaginipan ko na. Pero after high school, hindi pa ako agad pumasok. Mm-hmm. Kasi nag-aral pa ako ng college, Adamson University. Ano I took up course? Computer science. Ah. Pero alam niyo, pagka talaga siguro tinatawag ka ng Diyos, second year college na ako, parang hindi ako masaya. Mm-hmm. And then sabi ko, hindi alam ng parents ko, nag-search in ako sa Tagaytay, sa Franciscans. Kasi yun yung first love ko eh. Tapos, hindi nalaman ng parents ko na nakapasa na ako sa exam. Mm-hmm. Na natanggap na lang nila yung letter ng seminary na nagulat sila. Sabi sa sulat, pasado ako. Apo. So, yun yung then I was 17 years old then. Mm-hmm. Umalis ako sa amin sa Quezon Province. It was a stormy day. Mm-hmm. Ayaw talaga against... The usual po, against yung parents ko sa pagpasok ko ng seminary. Magbabalik ang Mama's Boys, Mama Mary's Boys after a few reminders. Kayo pa rin ay nanonood ng Mama's Boys, Mama Mary's Boys. I-like, share at subscribe natin ang aming Facebook page at YouTube channel. Back on our interview with Father Richard. I was about to ask that po, Father, kung ano po yung reception nila or reaction po nila. Oo, ayaw nila. Talagang alam mo, hindi ako pinihatid sa Pierre Karen. Talagang mag-isa nila akong, tiniis nila ako. Mag-isa ko, dala-dala kayong bag ko ganyan. Ay, pupunta ako ng Tagaytay. Hello, Pulilio Island. Punta akong Tagaytay. Ilang hours 70. Po yung... Tatawid kami ng 2 oras sa dagat. Mm-hmm. Tapos from Infanta Quezon, magta-travel pa ako to Manila. From Manila to Tagaytay. Ganun kalayo. Mm-hmm. Di ba? From Infanta to Manila, siguro mga 4 oras pa during that time. No? Talagang it was a risk. Parang sabi ko at a very young age, parang risk taker na ako. Mm. Sorry po, Father. Ilang magkakapatid po kayo? We are 5. Ako ay middle child. So, panganay at munsi babae, tapos puro lalaking kita. And then, ako yung middle child. Sabi nila, may middle child syndrome. Middle child din po. Ay, ko rin. Pero anyway po, Father, after nyo pong pumunta sa seminary, ano pong nangyari? Well, nag-start ako with Franciscans. Mm-hmm. No? Pero, along the process, of course, kasi yung bukasyon is also, yung may tinatawag tayong charism. Yes. Yung pagkatao mo, yung personalidad mo, tapos yung buhay na pinapasok. Napakaganda ng karanasan ko with Franciscans. Talagang it deepened my spirituality. Mm-hmm. Especially my devotion to the Blessed Mother. Kasi
yung pinasukan kong Franciscan congregation, yung conventual Franciscans, ay Marian congregation. At doon talaga na napalapit yung loob ko sa ating mahal na ina. Kasi si St. Maximilian Kolbe, yes po, na is a very Marian. Tapos nagtatagpa siya ng Marian organizations, yung Knights of Mary Immaculate. No? So doon ko na-appreciate yung Marian spirituality. At talagang sabi ko, nakita ko yung kahalagahan ni Maria sa buhay. At lalo na yung pagiging pare. Pero later on, sabi ko parang the Lord is leading me to somewhere na more active, more involved, kasi iba yung charism ng conventuals. At parabang yung personality ko is I would like to do more, no, in the church, no, yung sa akin din yung pagkatao ko parang. So I was advised by my spiritual director na SVD, no, si Father Joseph Eilers, no, is good in communication theology, yes, also. Mm-hmm. And sabi niya, maybe you are being called to not in this way of life, but to a more active kind of life. So because of that series of spiritual directions, no, I finally decided, no, to transfer. Kaya naghahanap ako ng diocese noon at dito ako dinala ng Diyos sa Diocese of San Jose, Nueva Ecija, during the time of Bishop Milo Vergara. So he was the one who accepted me here, at sa awa ng Diyos ay 8 taon ng pari. Father, going back po dun sa mga activities na sinabi niyo po kanina, first up po, saan po kayo unang na-assign po as a priest? When I was ordained as a priest in Gimba in 2014, months lang ako sa Gimba, Nueva Ecija, kasi I was transferred immediately. Imagine, kasi kakaunti lang ang pari dito sa Nueva Ecija, yes, especially rito sa San Jose. So, nabigyan agad ako ng parokya. Mm-hmm. Imagine, 5 months old pa lang akong pari. Ginawa na akong parish administrator ng isang malaking parokya. Malaki in land area, pero maliit yung community sa Karanglan, Nueva Ecija. It's the largest town as regards yung land area, kasi kabundukan na yun. Yes po. Oh, nasa bundok, parang dead end boundary na ng Biskaya and Ecija. So yun yung first parish. Pero 1 year lang ako doon. Kasi nga pinadala na ako sa Germany in 2016. Gaano po kayo katagal sa Germany, Father? It's only like 3 months preparation for World Youth Day, kasi doon ilo-launch yung yung dukat. Pero nasundan pa yun ng pabalik-balik sa Germany because of my involvement in UCAT. No? Kasi I was the National Director of UCAT Philippines during that time. So gumagawa kami ng mga materials for new evangelization. Kaya yun talaga yung passion. Kasi alam mo, Karen, nagpare ako dahil sa katikista. Na-inspire ako sa buhay ng mga katikista. Nung ako'y high school, kasama ako ng mga katikista sa pagbabarangay, tumatawid kami ng dagat, ng ilog, ng bundok, para marating yung mga far-flung areas, barrio sa Pulilio Island. Para po makapagturo lang. Makapagturo, makapag-prepare ng First Communion, iba pang mga sacraments. No? It was very meaningful. Kaya malaking bagay sa akin ng katikista. Kaya sabi ko, as a priest, I will live as a catechist and die as a catechist, no, as a priest. Kaya ngayon, nasa catechetical ministry din ako. So, one advocacy na talaga sinimulan ko rin is yung catecheo movement. Kasi wala na ako sa UCAT Philippines. And we started yung tuloy-tuloy na formation sa mga kabataan. And I started itong catecheo movement. Kasi after ng UCAT, yung mga kabataan nagtatanong, Father, what is next after this formation program? Lalo na po kung nagkakaedad na po yung mga youth natin, totoo, Father. Yeah. Sige po. Ano po yung next ginawa niya po noon? After ng UCAT, ano po yung next step po nila? Well, last 2021, ay nag-resign ako. Well, sabi ko nga, overstaying na rin ako sa UCAT. Kasi imagine from 2015, to 2021, no? Sabi ko, mas maganda siguro ibigay na sa iba para mag-flourish. Kasi inilagay ko na under CBCP Ecce yung UCAT Foundation Philippines. Yes, no? So, noong 2021, when I resigned, kasi ang dahilan din, ang reason behind is, sinimulan ko na yung Hope Foundation, yung Hope Center na kailangan ng talagang tutukan. And at the same time, parish priest and rector na ako nitong Shrine of the Holy Face of Jesus na talagang yung demand for time, commitment talaga. So, ayoko nang parang saw-saw sa iba't ibang mga involvement. So, yun yung ano. So, after UCAT, nag-focus na ako sa Hope. Kasi nag-aral din ako ng... Kasi
hindi ko alam kung saan ako dinadala ni Lord, no? Kasi I thought na yung pagkapare, magmimisa lang ako, mag-celebrate ng sacraments, no? Pero imagine nung 2016 and then especially 2017, yung kasagsagan ng war on drugs. Para bang yung part pala ng new evangelization is hindi lang proclaiming the gospel, hindi lang teaching, kundi living with the people, especially those who are in need. Mm-hmm. Kaya nabuo yung dukat at saka yung hope, no? Po. Kasi yung challenge napakalakas. Mm-hmm. No, so nag-aral ako ng Masters in Addiction Studies sa Kuala Lumpur just to know yung mundo ng addiction. Yes, kasi paano ako makakatulong sa kanila kung hindi ko alam yung mundo nila? Yes, hindi ko kailangan maging addict, or siguro I have no addiction in other things, mm-hmm. hindi lang naman sa droga, hindi lang naman sa alak, hindi lang naman sa sugal. Without us knowing, addicted tayo sa isang bagay. Halimbawa, addicted tayo sa mga sa digital, so sa cellphone, addicted tayo sa panonood ng TV, addicted tayo sa sweets o sa pagkain. Pwedeng ganun eh. So iba't ibang mukha ng addictions, yes, no? So pinag-aralan ko siya para alam ko kung paano makakatulong. Mm-hmm. At yun, malaking tulong din sa akin to address my own issues in life and also to address other people's life, no? Mm-hmm. So doon ako natutok. And then of course, sa promotion ng devotion to the Holy Face of Jesus, mm-hmm. dito sa shrine. I remember po, Father, last season, naging guest po namin si Father Flavie. Yes, yes. Ng AJ Kalinga, yes, yes, Foundation, yes, po. Uh-oh. And same din yung ano po niya, mga advocacies po niya. Mm-hmm. Pero Father, ano po yung mga activities po ninyo, advocacies, dito po sa project po ninyo? Dito sa Hope. Actually, itong Hope is, tulad ng na-share ko kanina, it is a discipleship school. Mm-hmm. Yung hindi primary goal yung rehabilitation, secondary lang siya. Uh-huh. Tinatawag namin itong Healing and Renewal Center. Kasi we are all wounded. Yes. Wounded by sin, wounded by division, no? And yung bakit nauuwi sa addiction is isang bagay lang naman yung hinahanap natin sa buhay. Gusto nating maging masaya. Mm. Gusto nating magkaroon ng makahulugang buhay. Magbabalik ang Mama's Voice, Mama Mary's Voice, kaya huwag kayong aalis. We are still with Father Richard dito sa Shrine of the Holy Face of Jesus sa Nampikwan, Nueva Ecija. Like, share, and subscribe natin ang episode na ito to spread the good news and good vibes. Pero dun sa paghahanap, yun yung nagdun tayo nagkakaroon ng problema. Kasi nakalagay tayo sa sitwasyon na we are in the broken world, no? Especially kung ang isang tao ay galing sa broken family, yes, or dysfunctional family. Siyempre, gusto mo ng kasiyahan. Mm-hmm. Gusto mo ng kapanatagan. Kaya lang yung paghahanap mo noon, deprived ang marami dun sa talagang guidance kung paano hahanapin sa tamang direksyon yung kasiyahan, mm-hmm. yung kahulugan na hinahanap mo sa buhay. Kaya napapariwara, nawiwindang, naliligaw. Mm-hmm. At nauwi dun sa mga akala natin yung sabi ng apparent good, mm-hmm. apparent happiness. Akala mo yun na yun, pero hindi pala. Mm-hmm. Yung journey po ay may mga stopovers along totoo, the way. Ano po? Totoo. Mm-hmm. Ano po yung mga, ano po ba, yung mga pumapasok po dito ay nag-stay po ba? Or, yes. Ano po yung mga requirements po, Father? Well, yung facility, yung Hope Center is an open area. Hindi mm-hmm. siya yung parang nakakulong ka. Aha. No? Yung mahalaga dito yung willingness, kasi yung pagbabago hindi ipinipilit, yes, pinipili, ginugusto ito. Mm-hmm. Kaya isang sa requirement namin is yung kagustuhan. Pero of course, walang sabihin natin addict na gustong marehab. Mm-hmm. No, bibihira yun. Talaga, bibihira. Kaya ang ginagawa namin is yung tinatawag namin na yung motivational interviewing. Mm-hmm. So it's a way to how to convince, how to motivate a person para sumailalim sa programa. Mm-hmm. Pero marami na percentage na tinatanggap namin ay galing sa pulungan. Kasi requirement bago sila palayain ay kinakailangan ng 6 months na rehabilitation. Mm-hmm. So yun, tinatanggap namin yun. Pero marami din naman na pumapasok voluntarily. Mm-hmm. Na yung naka-experience na ng ibang rehabilitation noon, yes, hindi naging, hindi umubra, mm-hmm. nag-relapse, so tinatanggap namin. Mm-hmm. Yes. Ano po yung nangyayari po sa loob ng
Paano po yung rehabilitation process po? Yes, yung rehabilitation is we apply yung isa sa kasi ang addiction kasi ay sakit sa utak. Mm-hmm. It's a chronic relapsing brain disease. No, characterized by yung bang desiring, by craving the use of these substances kahit alam mo na pangit bawal ang epekto nito. Kahit makakasira ng katawan, ng buhay mo, pero nagki-crave at gusto mo pa rin gumamit, no? So addiction 'yon. So ang since sakit siya sa kaisipan, sa utak, ang the best in the psychological program, tinatag natin CBT, Cognitive Behavior Therapy, no? So bahagi ng CBT is yung mindfulness, bahagi ng CBT is kasama diyan yung psycho-spiritual programs, no? At maganda kasi una yung pananampalataya natin is yung gospel is actually CBT. Kasi the way you think determines the way you feel, and the way you feel influences the way you act. So yung isip, yung puso, at it very ano, 'di ba, yung utos ng Diyos, mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat, ng buong mong puso, ng buong pag-iisip, ng buong mong katawan, ng buong mong kaluluwa, is integral. Yes po. No? So it's like going back, the gospel has the power to change the way we think. Mm-hmm. Yun naman ang kapangyarihan ng salita ng Diyos eh. Yung mga mali nating pananaw sa buhay, mali nating pagtingin sa sarili natin, doon nag-uumpisa eh. Yes. If you feel like you are not good enough, you are not loved, you are worthless, eh, di ba, ganun naman ang minsan sa environment, di ba? Yung bata pa lang sasabihin ng mga, wala kang kwentang anak, wala kang kwenta, bobo-bobo mo, ang tanga-tanga mo. Minsan ganun yung naririnig. Imagine kung everyday nating naririnig yan, naiiwan yan. Mm-hmm. And affected yung puso at yung buhay natin. Mm-hmm. So the gospel has the power to change everything. Mm-hmm. So iyon yung nangyayari doon. Kaya meron tayong mga may daily masses doon. Mm-hmm. Tapos meron tayong faith formation aside from may counseling. Meron din tayong life skills training. So at dinadagdagan natin ng iba depende sa availability ng mga test the courses. Mm-hmm. Mga para matulungan din sila sa kanilang livelihood. Aha. So it's also yung ora et labora, meron din tayo the prayer and work. So yan, ilang mga programs po natin doon. Mm-hmm. As of today po, Father, ilan po yung mga nandoon po sa ngayon ay nasa intensive care, nasa 14. Mm-hmm. So, may mga dumarating pa kahapon lang, may sinundo ako, no? And may kinausap, and then may pumasok din recently. No? So, yung may mga naka-schedule pa na dumating this coming days. So, ang capacity ng center is 48. So, pero syempre, you know, mahirap minsan. Ang challenge lagi natin dito is sustainability. Yes po. Kasi as much as possible, we would like to make our center accessible and affordable doon sa even sa mga mahihirap. Noong una, we started it as free, totally free. Mm-hmm. Kaya lang right after pandemic, hindi na namin kinaya. Kasi talagang magsasara ang center kung itutuloy namin yung free services namin. Mm-hmm. Itatanong ko rin po sana yan, Father, paano po nabubuhay? Yun, ito pong project po ninyo, yung hope po. Noong una talaga, namamalimos ako. Literally, totoo, namamalimos ako kung kani-kanino. Pati sa mga pari, namamalimos ako, tahinging bigas. Tapos yung diocese tumutulong. Yes, tapos may mga kakilala. Talagang sa awa ng Diyos, nairaos namin yon yung three years na yon na talagang libre. And then, itong after pandemic, kumukolekta na kami ng solidarity share, which is very minimal compared sa iba talaga mga rehabilitation centers. Napakamahal. Kasi, you know, Karen, to be honest, kung yung droga ay magandang negosyo, mm-hmm, pati yung rehabilitation is a good business. Mm-hmm. Maraming mga nagtatayo ng mga rehabilitation centers only for business, not really for helping. No? In the guise of helping, pero really business. Mm-hmm. Na kahit wala naman talagang quality program, masabi lang, no, na nag-stay sila sa rehab center. No? Ginagawa nila. Mm-hmm. Kaya, pero ito talaga, it's nag-umpisa ang hope with that sincerity and purity of intention. Mm-hmm. We really want to help people. Father, like for example po, may someone na kilala po tayo na kailangan ng tulong. Ano po yung unang dapat pong gawin para matulungan po yung kanilang kakilala or kaibigan po? Well, pakikinig. Mm-hmm. Number one is listening. You don't need to give advice agad. Because kapag ang tao, nangangailangan ng tulong, just a listening ear is very important.
Kasi mag-iingat din sa pagbibigay ng advice. Kasi baka yung advice mo, una, hindi niya kailangan. Mm-hmm. Pangalawa, baka hindi makatulong. No? So, yung unang-una yung listening ear. At kapag sinabi nating listening, ito yung sinasabi ni Pope Francis dun sa, very, ako kasi inspired talaga sa, especially itong synodality na ito. Yes. Yung bang pag makikinig ka, papasok ka kasi sa buhay niya eh. Yung quality listening is, you remove your sandals. Sabi doon, yung parang experience ni Moses sa Mount, sa Sinai, na inalis yung sandals because the ground is sacred. Pag pumapasok tayo sa buhay ng isang tao, we have to always remember that that life, no matter how wounded, no matter how broken that life is, how sinful that person is, once na nag-open ang isang tao sa'yo, ibig sabihin pinapapasok ka niya sa buhay niya. We would like to thank the following. There you have it, guys. Thank you for joining us in this episode of Mama's Boys. Hope to see you in our future episode. This has been your host, Karen Dane. Jamataraishine!